this bag. There is one who brings down the wicked
to ruin. Iho shut his ear to the cry of the poor when himself, or also called El Nat, he heard the word of the Lord. Thanks be to God. Guide us, O Lord, in the way of your commands. Happy are they whose way is blameless, who walk in the law of the Lord. Guide me, Lord, in the way of your commands. Make me understand the way of your precepts, and I will meditate on your wondrous deeds. Guide me, Lord, in the way of your commands. The way of truth I have chosen. I have set you your ordinances before me. Guide me, Lord, in the way of your commands. Give me a discernment that I may observe your law and keep it with all my heart. Guide me, Lord, in the way of your commands. Lead me in the path of your commands, for in I delight. Guide me, Lord, in the way of your commands. And I will keep your law continually forever and ever. Guide me, Lord, in the way of your commands. Please stand. The Lord be with you. The Holy Gospel according to Luke. Glory to you, O Lord. The mother and brothers of Jesus came to be with him, but they could not reach him because of the crowd. He was informed, "Your mother and your brothers are standing outside and wish to see you." He told them in reply, "My mother and my brothers are those who hear the word of God and act upon it." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Brotherhood, as described in the Gospel according to Christ, when we speak of faith, is not based on blood. It is not affinity by blood. Hindi lamang gawa ng kadugo mo, only affinity by faith, gawa ng pananampalataya. Yun ang kapatid at ina ni Jesus. Hindi dahil sa dinidisaw niya yung kanyang nanay at ang kanyang mga kamag-anak. Pero nais niyang ipayumari ang mas malawak na pagkaunawa ng kapatid. Kaya rin po kung inyong mapapansin yung ating tawagan ay brother, sister, kapatid. Tayong lahat ay magkakapatid kay Jesus sa ating pananampalataya. Bahagi po ng pagkilos na kong tusin po ay hindi maunawa. One time, may nakausap ako na taga-Amerika. Ay, tinawag ko siya na sister. Sabi niya, pang-madre lang yan. Sa amin, sa Pilipinas. Dahil kayo naman namin ang palataya, ikaw ay tinuturing na sister.
Agotusin, ito yung panel na pinapahayag ng puno ka pa. Afin hindi by faith. Kasi para mas maging maliwanag na pananalig na ipinakita mo ay isang pananalig na nagmumula sa iyong kalokohan. Kasi yung affinity by blood, yun mo other choice. Kasi gawa mo ang dugo. Hindi gawa ng dugo. Kasi yun ay kapatid mo sa dugo. Walang problema yun. Pero kapag pinag-usapan natin ay pananampalataya, hindi automatic na maaaring sumampalataya siya, gawa ng katulad mo ang dugo. Hindi yun dinadala at hindi natin pwedeng pilitin ang sino man na sumampalataya. Gawa lamang ng ating kadugo. Bagamat alam natin na ito'y nakabubuti. Kasi bahagi mo yun na ito'y sumasalungan doon sa isang dakilang biyaya na ipinagkaloob ng Diyos. Ano yun? Yung kalayaan na pumili. Hindi, ito'y makabubuti. Ito yung makabubuti. Pilitin na natin, hindi ganun ang ating Diyos eh. Hindi pwedeng sa pamagitan ng pagpili, hindi pwedeng sa pamagitan ng dahas. Ito'y sa pamagitan ng pagtanggap. Hindi lang basta pagtanggap, malaya pagtanggap. Eh, Padre, ikasasama niyo kapag hindi tinanggap sa Jesus. Wala tayo magagawa kung sakali man yun ang kanyang pagkilos. Kasi pinili na yun. Bagaman, yun ay makapagdudulot sa kanya ng kapahamakan. Maaring isa na siya ay nalalabuan. Pero hindi mo siya pwedeng pilitin. Hindi mo siya pwedeng pilitin. Hindi sa pamagitan lamang ng dugo. Hindi lamang din sa pamagitan lamang ng pagiging kababayan. Hindi, gawa ng pananampalataya na pinaniwalaan natin. Mas maigi kung yan ay kadugo mo, kababayan mo, ay manalig kay Jesus. Pero ang masiyang ay alig, katulad ng pinamanig ko sa atin sa Ebanghelo ngayon sa araw nito ay yun ang kapatid ang nanay ni Jesus. Ano sabi niya? Are those who hear the word of God and act upon it. Yung mga nakikinig ng aking salita, yung mga nakikinig ng salita ng Diyos at sumusunod nito. Yun ang kapatid at nanay ni Jesus. At ang kumawa yung bigyan natin ng higit na pagpapahalaga ang maging bahagi mo ng ating pamantayan. Kaya sabi nga ako natin ay ito yung maging bunga ng ating pagkilos. Kasi bakit? Ay kapatid ni Jesus, kapag tayo gumagawa ng mabuti, hindi ho para maging kapatid tayo ni Jesus, hindi. Ngunit, dahil tayo ay mga kapatid ni Jesus, kaya tayo gumagawa ng mabuti. Kaya hindi tayo gumagawa ng masama. Bakit? Kapatid tayo ni Jesus. It is who we are. Maging bahagi yun ang ating pagkilos. Kaya ang ating pagkatao ay nakasalalay
sa ating affiliation kay Kristo, yung ating ugnayan kay Jesus. At ano yung ugnayan na yan? Yung nakikinig at tumutupad ng kanyang salita. Bahagi yun akong saan ay huwag natin kalimutan. Kaya kapag ginagawa natin ito, eh, kasi bakit? Tayo kapatid ni Jesus. Tayo yung mga nananalig kay Jesus. Well, pwede rin natin sabihin na, kaya mo, bakit may binibigay yan? Para mapatunayan ko na talaga ako nananalig kay Jesus. Hindi yung para manalig ko kay Jesus, hindi. Yung pananalig ay nauna na. Yun ang aking affiliation. Yung aking pagfiducialin ay ang pagtugon na lamang sa ugnayan na yan natin kay Kristo. Kaya natin ginagawa yung mga bagay na ito. Sabagat tayo ay mga kapatid ni Jesus. Yun yung ugnayan natin kay Kristo. Hindi yung magkakapapakabuti para maging kapatid ako ni Jesus. Hindi. Siguro pwede yung sabihin, para mapatunayan ko na kapatuloy nga akong kapatid ni Jesus. Pero it does not make you rather than it is more of what you are. Kaya mo ginagawa yan sabagat ikaw ay kapatid ni Jesus. Kaya ginagawa ko yung kanyang sinasabi at ito ay naging bahagi na ng iyong pagkilos sa daigdig na ito. Pero bahagi ng ating pagtugon, sabi nga namin, ay lahat tayo ay naglalakbay. Hindi naman tayo lahat ay automatic 100% na mga nakikinig at gumaganap ng salita na Jesus. Tayo ay nagsusumika na ito ay may isa atuparan natin. Gawa ang ating kahinaan. Pero ang malagayalin, kinakailangan natin pagtibayin. Kinakailangan natin pagtibayin. Alin, na tayo ay mga kapatid ni Jesus. Tayo ay mga nanay ni Jesus.
Pray, brethren, that our sacrifice will be acceptable to God, the Almighty Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of His name, for our good and the good of all His holy Church. Look in favor, Almighty God, on the offerings of your people, and through the intercession of the blessed martyrs, grant that we ourselves may become a sacrifice acceptable to you for the salvation of all the world. Through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Lift up your hearts. We lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty, Eternal God. For the blood of your blessed martyrs, poured out like Christ, to glorify your name, show forth your marvelous works, may reach in our witness you perfect your power. And on the feeble will bestow strength to bear your witness through Christ our Lord. And so with the powers of heaven, we worship you constantly on earth and before your majesty, without end, we acclaim. In a similar way, when Simon was ascended, he took the chalice and once more giving thanks, he gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of and drink of it. This is the chalice of my blood, the blood of the new and everlasting covenant, which will be poured out for you and for many for the forgiveness of sins. Do this in memory." The mystery of faith. We proclaim your death, O Lord, and profess your resurrection until you come again.
Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that partaking the body and blood of Christ, you be gathered into one with the Holy Spirit. Remember, Lord, your church is spread throughout the world and bring it to the fullness of charity, together with Francis, Bonaventura, and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, and all who have died in your mercy. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that we, the Blessed Virgin Mary, Mother of God, with the blessed apostles and all the saints who have peace with you all the ages, we may merit to be called certain life and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through him and with him and in him, O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, O glory and honor is yours forever and ever. Amen. That we may strengthen our affinity by faith.
Please all kneel. Prayer to Saint Martin, patron of the sea. Saint Martin de Porres, you always had sympathy for the poor and those who are suffering. We need your help and now ask for it with great confidence in your goodness and power. The favor you receive from God encourages us now to ask your intercession. We ask you most humbly to befriend us and assist us from your place in heaven. When you were here on earth, you spent your life loving God and your neighbor. Now that you live in the presence of God, intercede for us and beg the divine physician to give us health of soul and body. Amen. Nourish with the food all the valiant as we celebrate the blessed martyrs. We humbly ask you, O Lord, that clinging faithfully to Christ, we may labor in the church for the salvation of all, through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. May the Almighty God bless you all, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Go with the love and mercy of our God. Thanks be to God.